Good day everyone! I am Geraldine Sagacanoy and for today's video ay tatalakayin natin ang nakapaloob sa Chapter 7 which is The Teacher and the Learners. Tinatalakay na kabanatang ito ang mga katangian ng isang mag-isa at mahusay na guro na kung saan nagagawa niyang makamit ang mga layunin na itinakda o makamit ang ninanais na resulta at upang gumana ng maayos at mahusay at ng maraming trabaho hanggat kaya ng isang guro. Pinag-uusapan din dito ang tungkol sa Code of Ethics, which is Article 1, Scope and Limitation, Article 2, The Teacher and the State, Article 3, The Teacher and Community. Ilan lamang ito sa bahagi ng Code of Ethics for Professional Teacher, na kung saan ito ay nagsisilbing gabay sa ating prosesyon sa pagtuturo. Dahil ang tungkulin ng guro ay hindi lamang nababahala sa mga mag-aaral na kanila tinuturuan, ngunit mayroon din siyang obligasyon sa Estado, mga magulang, prosesyon at mga administrador ng paaralan. Kabilang na rin dito na dapat ang isang mahusay na guro ay palaging mangunguna sa pamamagitan ng halimbawa o maging halimbawa sa kanyang mga estudyante. Kung dito ay kasama na rin ang biological at psychological na pag-unlad ng mag-aaral, mga salik na nakaka-impluensya sa pag-unlad at mga pangkalahatang katangian sa iba't ibang paglaki at pag-unlad ay itinatalakay din. Dahil ang mag-aaral ay dapat na maging sentro ng proseso ng edukasyon, kung kaya't kinakailangang pag-aralan ang kanilang mga kakayahan at iba pang mga katangian ng kanilang mga personalidad upang ang guro ay makapag-isip ng mga paraan sa pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa pag-asimila ng kanilang pagkatuto. At yun lamang po at maraming salamat.